Sumama sa Lexi kay Jel para patunayan sa kanya na nagsasabi siya ng totoo. Pero sa Lexi ang sagot niya, "Ang dami mong lies." Ang sabi ni Jel, "Yung gift na binigay ko sa iyo, yung welcome party, binasa mo ba?" Sagot niya, "Tinapon ko." "Papel yun, sana binasa mo para maaga mong malaman ang lahat at hindi umabot sa ganito. Alam mo ba kung ano yon? Wedding vow ni David sa akin. In honesty, faith, and love, I give you forever. At hindi ako mapapagod na sasabihin na mamatay ako na ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi pa ba pureba yan? Hanggang ngayon, hindi kami tinitigilan ni David. Para siyang obsessed na desperado na gusto akong sirain." Tumulo ang mga luha ni Lexi. Kinuha ni Jel ang pictures na nakatago para ipakita kay Lexi, pero napansin niya si Lexi na tahimik lang na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sabi ni Jel, "Hindi ako nagsisinungaling, Lexi. Babae lang akong nasasaktan at niloko. Ina lang akong pinoprotektahan ng anak ko. Hindi ako papayag na mananalo si David sa panuloko niya." Binigay ni Jel ang litrato na magkapareho sa damit na suot ni Lexi. Ngayon, tiningnan ni Lexi, magkapareho nga. Sabi ni Jel, "Si David ang kumuha ng litrato niyan. Nang nakita kita sa hotel, it all made sense to me." Sagot ni Lexi sa kanya, "It's nothing but coincidence, walang definite evidence." Tinapo ni Lexi ang litratong pinakita sa kanya. Sabi ni Jel, "Hindi mo talaga makikita kung nakapikit ka, Lexi. Pero lahat ng nangyayari, yung pagbalik niyo sa Baguio, yung malaking bahay, yung pagyayabang niya, I'm sorry, pero lahat yun para sa akin. Dahil gusto niyang ipamukha sa akin kung ano ang pinapakawalan ko." Umiyak si Lexi, pilit niyang labanan ang kanyang naramdaman na hindi umiyak sa harap ni Jel. Hindi makayanan ni Lexi ang mga nalalaman niyang katotohanan. Yung damit mo, Lexi, na binili niya, yung perfume na ginagamit, taste lahat ni David yun. And his taste is me. Gusto na ni Lexing lumabas ng bahay. Hindi niya makayanan pakinggan si Jel. Parang gusto na niyang sumigaw sa sakit. Pero pinigilan siya dahil hindi pa siya tapos na ipakita kay Lexi ang lahat. Sabi niya kay Lexi, "Huwag mong sayangin ang buhay mo. Kailangan mong takasan si David." Sagot ni Lexi, "What makes you think na tatakasan ko ang lahat ng to? Maraming naging problema ang mag-asawa, yung iba nga mas malala pa nga dito eh. At hindi ako uto-uto lahat ng sinasabi mo, lahat yun visless. Opinyon mo lang lahat yun." Hinahawakan ni Jel ang kamay ni Lexi. "Sandali lang, halika dito." Binigay ni Jel ang USB kay Lexi, video sa kanilang kasal. Nandyan, Lexi, ang lahat ng kasinungalingan ni David. Panoorin mo. Pagkatapos, itapon mo kung gusto mo. Wala na akong gagawin dyan. Wala na akong pakialam dyan. Ayaw tanggapin ni Lexi ang USB. Tinanggihan ni Lexi malaman ang katotohanan. Sabi ni Jel sa kanya, "Alam kong gusto mong gawin ang tama. Alam kong makikinig ka sa akin. Huwag mong sayangin ang 15 taon ang buhay mo." Umiyak si Lexi habang nagsasalita si Jel sa harap niya. Patuloy na nagsasalita si Doktora Jel. "Tulad ng ginagawa ko, tulad na nangyari sa akin, huwag mong hayaang mangyari sa anak mo na nangyari kay Gio dahil lang kay David. Ngayon, Gio needs to heal. Kung pwede ko ibalik ang nakaraan, nilayo ko na siya kay David. Pero nagkamali ako eh. And now, we are going back to square one. Kailangan kong buhuin ang anak ko kung mag-isa." Nakatanggap si Jel ng tawag. Pinakita niya kay Lexi kung sino ang tumawag sa kanya. Umiyak si Lexi habang si David ay hindi tumitigil sa kakatawag sa cellphone ni Doktora. Sabi ni Jel, "Kahit saan kami magpunta, hindi kami niya tinitigilan." Na-realize ni Lexi na dapat niyang malaman kung ano ang laman ng USB na gustong ipakita ni Doktora Jel. Lumabas si Lexi sa bahay at hindi pa rin ito tumitigil sa kakaiyak. Habang nagmaniho, tumatawag si David sa kanya pero hindi niya ito pinapansin ang tawag ni David.
Abangan natin ang mga sumusunod na mangyayari ang pagtatapos ng The Broken Marriage Vow. Please don't forget to subscribe my channel and thank you so much for watching!